Anong mangyari kung ang Pilipinas at iba pang bansa sa Asia o kahit sa buong mundo ay magkaroon ng nuclear weapons? Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan, pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Mayroon tayong tinatawag sa English na deterrence theory. Ito ay isang idea kung saan ang isang maliit na bansa, pati ang kanyang military forces, ay pwedeng makapagpigil sa isang powerful na bansa na gustong lumusob or umatake sa kanya, provided na mayroon siyang nuclear weapons na pangganti sakaling lulusobin siya. Dahil alam nila pareho na sila ay mawawasak, or ito ay tinatawag na mutual assured destruction, kaya nagkaroon ng tinatawag na preventative nature of full skills attack, dahil alam nila pareho na ang mawawasak ay sila din pareho. So yun yung tinatawag na deterrence. Noong mga nakaraang buwan ng September, ang relasyon ng dalawang world power ay naging sumama dahil sa naging awayan tungkol ito sa dispute border ng Himalayas region. Ang ugat ng awayan na ito ay ang 3,440 kilometers or 2,100 miles na border consists of river, lake, snowcap. At dito sa frontier line na ito, nagkaharap ang dalawang pwersa. Pero hindi ito nauwi sa gera or mga missiles na lumilipad. Nauwi lang ito sa suntukan. Pero nung nakaraang June, ngayong taon na ito, nagkaroon din ng encuentro kung saan 20 na Indian soldier ang namatay. At ang mga bansa na ito ay nagkompetensya sa pagtayo ng mga infrastructure doon mismo sa border. At ito ay ang tinatawag na line of actual control. Ang India ay nag-construct din ng mga kalsada, airbase, at ito ang nag-trigger sa kanilang bangayan. Although ang away nito ay walang gumagamit ng baril, kundi kamay lang at stick, pero natalo ang India, kaya napatayan sila ng 20 na sundalo. Dahil ang China kasi ay magaling ito sa martial art, siguro tinuruan ito ni Jet Li at saka ni Ip Man Dunien, kaya natalo nila ang India. At lalo tumindi ang political tension between India Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping. At nagresulta din ito sa economic pullout kasi ang China, isa ito sa mga biggest trading partner ng India. At mula nung binaban nila ang TikTok, ay nagkaroon din ito ng security concern sa India, kaya nila ito binaban. At dito lalong nag-escalate ang kanilang awayan. At hindi ito nauwi sa gira kasi ang China at India ay nuclear power na bansa. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi sila nagkagira. Ito yung tinatawag na deterrence theory or deterrence strategy. Halimbawa, kung mayroon kang machine gun at alam mo na yung kapitbahay mo ay mayroon ding machine gun, siyempre matakot kang aatake sa kanya dahil baka gagante. So, ganun yun ang deterrence. Nangyari din ito between India and Pakistan. Dahil sa kanilang dispute territory sa Kashmir at mayroon paminsan-minsan ng mga encuentro ng dalawang bansa, pero hindi din ito nauwi sa talagang gira. Dahil alam ng India na ang Pakistan, kahit maliit at hindi mayaman na bansa, ay mayroong nuclear weapons. At maraming mga bansa sa buong mundo na mayroong ganitong tinatawag na nuclear weapons. Ang iba sa kanila ay
membro sa tinatawag na NWS or Nuclear Nation State, at parte sila sa tinatawag na NPT or Non-Proliferation Treaty, at marami ding hindi parte ng NPT na nagkaroon din ng nuclear weapons. Ang US at Russia ay nangunguna sa listahan. Ang US ay mayroong 6,185 warheads. Ang Russia naman ay mayroong 6,490 warheads. Halos po pareho lang sila ng kaunti sa dami ng kanilang warheads. Ang UK naman ay mayroong 250 na warheads. Ang France ay mayroong 290 na warheads. Ang China naman ay mayroong 320 na warheads. Ang India ay mayroong 150 warheads. Ang Pakistan naman ay mayroong 160 nuclear warheads. At ang North Korea ay mayroong 40 nuclear warheads. At ang Israel ay mayroong din silang 90 warheads. Pero hindi natin alam ang totoo talagang number dito kasi mas maaring marami pa ngayon. No? Lagi silang nagdi-develop o gumagawa ng ganitong weapons. At lahat ng mga bansa na ito ay nakapag-test na sa kanilang mga nuclear weapons. Kung ang Pilipinas ay mayroon lang nuclear weapons, ang China at Malaysia ay matatakot ding mga yan sa pag-angkin ng ating mga teritoryo dahil sa tinatawag na deterrence. Ang tanong, kaya ba sa Pilipinas magkaroon ng nuclear weapons? Ang Pilipinas ay mas mayaman pa sa Pakistan at North Korea. Pero nagkaroon sila ng nuclear weapons dahil sa kanilang defense spending na mas malaki. Ang gastos ng nuclear weapons ay halimbawa sa North Korea ay gumastos sila ng $3.2 billion para sa mahigit na 60 nuclear warheads. At ang cost sa isang warheads ay nasa $18 million. So, kayang-kaya ito. Kaso lang, marami din kukontra nito pag dito sa Pilipinas ito magkaroon. Yun nga lang Bataan Nuclear Power Plant na gumastos ng $3 billion nung panahon ni Marcos. Magandang purpose noon dahil mag-supply ng electrical power hindi lang sa Luzon kundi sa buong Pilipinas. No? Pero nasayang dahil hindi nakapag-operate dahil ang daming nagprotesta. Hindi ko maintindihan bakit ang daming nagprotesta na maraming bansa na gumagamit ng nuclear power or nuclear reactor. Korea, Japan, marami, hindi lang sa Asia, pati sa buong mundo. Pero iba talaga ang mga Pinoy, puro reklamo. No? So ganun ang nangyari. Hanggang ngayon, marami pang brownout. So hanggang sa susunod, bago ako magpaalam, i-shoutout ko muna ang mga kaibigan ko, si Charmitz Vlog, si Mark Juden Narciso, si Robert Ampas, si Philip Amahido, at saka si Almusrip Hatayi. Magandang umaga at hapon sa inyong lahat.